Hey, how's it going, guys? So in this video, I will be telling you beginner tips if kakasimula ka pa lang na mag-YouTube. So ito mga sasabihin ko is very very much important kasi makakatulong ito sa pag-navigate mo or pag-learn mo around YouTube. Kasi naman, di ba, nag-start ka ng YouTube kasi gusto ka kumita ng pera. Kasi alam mo, marami ng tao dito sa Pilipinas na naging Filipino vloggers na kumita ng malaking pera. So, ano ba yung mga beginner tips? So, ito mga beginner tips ay makakatulong sa'yo to. Lalong-lalo na if small YouTuber ka na you're climbing your way up there. So, before we get into the video, kumuha ka na ng pen and paper para masulat mo lahat ng tips na sasabihin ko sa inyo kasi promise makakatulong ito. Maganda nga na naisipan mo mag-start ng YouTube kasi naman marami na rin active users dito sa YouTube. Mga siguro 1 billion na mga tao na nasa YouTube everyday. Ang dami naman yan. So, meron talagang chance na ma-discover yung YouTube channel mo. Before we get into the video, please leave a like and subscribe if you haven't. If you did, thank you so much. And also, follow me on my Instagram. It is at PTFineNicole. And follow me on my gaming page. It will be placed over here. And follow me on my second YouTube channel. It will be linked down below. So without further ado, let us now start. So unang-una is, and I've been saying this in a lot of videos of mine, it is be consistent. Kasi naman dito sa YouTube, dapat ka talaga maging consistent. Consistent ka sa schedule mo, consistent ka sa time sa pag-upload, and consistent ka sa niche mo. Kasi naman, if you're consistent on your niche, ang YouTube naman makahanap ng target audience na mas madali sa'yo. And also naman, kapag mahanap ng YouTube ang target audience mo, yung target audience naman, they're going to watch your videos and potentially will subscribe. And once they subscribe, they're going to be waiting sa mga videos mo. So, magiging consistent ka sa pag-upload ng videos mo. Huwag mong pahintayin yung mga subscribers mo ng 1 month kasi naman mawawala yan, mag-unsubscribe yan kasi hindi sila gusto na maghintay ng matagal. And I've said this before, it is also recommended na if you're a starting YouTuber na 3 times a week ka mag-upload. So we have 7 days, di ba? So pumili ka na ng 3 dyan. And dapat maging consistent ka tapos pick ka rin ng time. Maging consistent ka sa day tsaka sa time and sa niche. Yan talaga, be consistent. That has to be the best of the best tip na I can give. Kasi marami talagang dito sa YouTube na magda-down yung channel kapag hindi ka maging consistent. Kasi naman, if ang YouTube, makikita nila na consistent ka, meaning talaga siniseryoso mo yung YouTube mo. Kasi like I said, YouTube is serious business. So again, be consistent. Consistency is the key. So yung second naman, this involves yung pag-video edit mo. Learn to delete clips sa video mo that are useless. Ayan, kasi naman, you have to put yourself in the position sa viewers mo. Kapag ini-edit mo yung videos mo, mag-think ka na, gusto ba ito tingnan sa mga viewers? Gusto ba nito na clip? Kapag mayroong unnecessary clip na parang wala lang, parang out of topic siya, huwag mo i-include, i-delete mo yan. Na kahit na 10 seconds yan or ilang minutes ba yan, if unnecessary talaga siya, i-delete mo yan. Huwag mo ilagay dyan. So talaga, kapag meron ka sa videos mo, dapat ano yung topic mo sa ganun ka video, ganun lang talaga. Huwag na yung meron kang unnecessary clips na, let's say, meron kang clip sa beach pero ang topic mo naman ay school. So huwag ganun, i-delete mo talaga yan. Straight ka talaga sa topic mo. One topic, one video. So again, you have to learn how to delete clips that are unnecessary sa video mo, that are not relevant sa topic ng video mo na yan. So the third tip that I will tell you is, stop comparing yourself to other people. Kasi naman alam ko, nag-start ka ng YouTube kasi meron ka iniidolo. Gusto mo na magiging ganyan. So sa kaka-idolo mo, you will eventually start to compare yourself to that person na ina-idol mo. Magsithink ka na, ginagawa mo naman yung anong ginagawa niya, bakit walang tao nanonood sa'yo? And then you're going to start doubting, you're going to start comparing, you're gonna start being negative, so wag mo i-compare yourself mo. Kasi like I said again, each person here sa YouTube has a different journey dito sa YouTube na pag-grow nila. So chill ka lang, work on your own pace. Pretty sure naman sa mga iniidolo nyo, it took them years, it took them many many videos, it took them many many researches before they got to the position na meron sila. So, chill ka lang, don't compare yourself, just be you and focus on what you're doing, focus on your niche. Ang gawin mo na lang, make them an inspiration na bakit ka nag-start ng YouTube. So, yung fourth tip naman is, you study movies, you study trailers, you study YouTube videos dito that you enjoy. Kasi naman mapapaisip ka, why do you enjoy this videos? And if ever enjoy na enjoy ka niyan, gumawa ka ng sarili mo na ganun rin yung topic. And also, don't forget na i-analyze yung mga videos na napanood mo na nasasayan ka na you enjoy. Para yung mga na-analyze mo, yung mga ideas, mga inspiration, i-apply mo yan sa sarili mong channel. And always talaga, you place yourself in your viewer's shoes para naman malaman mo na if talagang gusto ba to sa mga viewers. So, kapag meron ka talaga mga videos na enjoy ka, try mo na gawin mo yan. Kasi baka naman, mag-viral ka dahil sa ganyan, di ba? You will never know kasi
dito sa YouTube. Every day is an opportunity to go viral. And totoo yan, kasi naman dito sa YouTube, it only takes one viral video para mag-grow yung channel mo. Kasi naman talaga dito sa YouTube, it requires ano, research talaga. So study the videos that you enjoy na gusto mong rin gawin. So the fifth tip naman is, huwag kang mag-worry if you don't have the fanciest camera. Kasi naman dito sa YouTube, it's not necessary na you have the best of the best na camera, na you have the latest na mga release na mga Canon, mga DSLR, mga Nikon, mga ganun-ganun. It is not necessary. Even if mag-phone ka lang na mag-video, that is already okay. Kasi naman, di ba, you're still a small YouTuber, wag ka munang gumasto ng mga fancy stuff na alam mo matagal pa yan mabawi. So chill ka lang, phone muna ka gamitin. Kasi naman, mga phones ngayon, di ba, they have really good video quality na. So stick ka muna sa ganyan. If meron ka ng budget in the future kapag mamonetize na yan, dyan ka naman palit. Dyan ka na bumili ng mga magagandang gamit na ano bang gusto mo ng mga camera. Kasi naman, gamit ko dito is Canon G7X. Kasi naman dito sa YouTube, di ba, like I said, it is not necessary na you have the best of the best. Kasi naman, ikaw yung tao na nagtatell sa story, nagtatell sa topic, nag-educate ng tao, nag-entertain ng tao, yung mga viewers mo, sa video mo. Di ba, hindi yung camera, di ba? The biggest factor talaga is you. Ikaw na nasa video. Ikaw na makakonect sa viewers. Yan talaga ang important. So, kahit phone pa yan na camera, okay na yan. So, again, do not stress, do not worry if you don't have the fanciest equipment ever. So, the sixth tip naman na sasabihin ko sa inyo is, wag mong ineglect yung audio nyo. On the other hand, na along with the video, importante naman rin yung audio mo. Let's say naman kapag nag-travel ka, let's say naka-pick up kayo ng sasakyan, tapos andun ka sa likod, tapos magta-travel, di ba? Kapag nag-video ka, it's going to be windy. Yung sounds naman yan is, magsa-sounds yan ng ganyan. Tapos isipin mo na gusto ba ng mga audience na marinig yan? Di ba? Hindi. Kasi nakaka-annoy sa ears na yan. So if ever you're doing a video like that, make sure na meron kang cellphone mo na medyo siguro may yung sa headphones mo na mic na malapit sa bibig mo para naman marinig talaga yung audio mga sinasabi mo. Basta importante talaga yung audio. Do not place audio. Do not allow talaga sa videos mo na mayroong audio na very very much annoying. Kasi naman that is one of the reasons na mag-click away yung mga viewers mo na hindi sila tumatapos ng video mo kasi nakaka-annoy yung audio. Dapat ka talaga maging mindful always sa audio mo. Kasi naman kapag pangit ng audio mo pero maganda namang video mo, sayang na sayang yung mga video clips mo. So always think of the audio along with the video para wala kang video na masayang. Let's say naman pupunta ka ng beach tapos napakaingay naman na halos hindi ka marinig. So yung video mo naman will eventually go to waste. Masasayang yan, hindi yan magagamit. So like I said, be mindful of the audio. Do not neglect your audio. So the seventh tip naman is use simple na editing software talaga guys. If meron kang Mac, you can use the iMovie kasi naman ako, I've been using iMovie ever since. And if ever sa phone ka magshoot, you can always use yung Filmora dyan sa App Store. So let's say naman wala ka sa phone mo nag-edit, let's say sa camera ka, at tapos ilagay mo yan sa laptop mo na hindi Mac, let's say yung mga Asus, Acer, HP, mga ganun, you can always download yung OpenShot Video Editor. Makikita mo yan sa internet. Kasi naman yung OpenShot is also like iMovie talaga. It's also really, really nice. So yung pang-eighth na tip is share your videos, promote yourself, be social. Kasi alam ko naman lahat naman dito, diba, na mayroon namang Facebook, mayroon iba naman dyan, mayroon Twitter, mayroon Instagram, Snapchat, mga ganun-ganun. Use those platforms para ma-promote yung video mo. Kasi naman kapag i-share mo yan, you're putting yourself out there, you're promoting yourself. Let's say, mag-post ka sa Facebook, hey guys, mayroon akong YouTube channel, click nyo naman, subscribe naman kayo, and also tingnan yung video mo. Then eventually naman, mga friends mo, yung mga family, mga relatives mo, they're going to click on your link, tapos they're going to watch your video. So you are promoting yourself. Tapos naman kapag mag-post ka sa Twitter, i-post mo dyan yung link ng video mo tapos lagyan mo ng mga hashtags para naman ma-disseminate yan sa lahat-lahat ng mundo. Para maraming ma-reach out yan, maraming makakita yan. Sa Instagram rin, lagay ka ng hashtags. Kahit naman sa Facebook, lagyan mo ng hashtags para marami talagang tao, maraming possibility na maraming makakita ng mga videos mo. Then in that way, it will be easier for you to grow your YouTube channel. So the very last tip na sasabihin ko sa inyo is huwag kang maging affected kapag merong negative comments sa videos mo. That is natural. Walang tao dito sa mundo na walang haters, na walang bashers. Kasi meron talaga mga tao dito sa mundo na they're going to put you down para mag-stop ka sa gawin mo. So, huwag kang pa-affected yan. Kasi naman dito sa YouTube, you're posting videos, you're letting strangers na hindi mo kilala see your video. So, huwag kang mag-aalala, huwag kang magpapa-affect kapag merong bashers dyan na sasabihin nila, ang pangit ng video, blah, 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 blah. Huwag kang pa-affected yan.
take them as a learning experience na kapag sasabihin nila yan, kapag let's say mayroon ba siya sasabihin nila, ang pangit ng video quality or whatever ba, anong pangit ng video, you take that as a learning experience, you take that as a motivation to make yourself better, to make your videos better. And that is a very, very good personality. So then again, huwag kang papa-affected sa mga negative comments kasi marami talagang tao na gusto ma-put down yung another tao. Kasi hindi sila gusto mag-grow ka. Hala, uy, nasuya ra na, naseselos lang yan, naiingit lang yan sila dahil mayroon kang guts na maggumagawa ng video. So, huwag ka magpapa-affected. Just always stay strong, stay positive, and continue to do videos. Kasi naman, hindi mo talaga yan ma-escape na mayroong haters, na mayroong mag-dislike sa video. Bahala na dyan. Always look at the bright side. Always look at the positive side. Kapag kasi magpapa-affect ka niyan, yung mindset mo naman, yung utak mo, is you're going to drown with so much negativity na eventually, you're going to stop doing it. So, you'll be losing the opportunity na you're going to grow, na you're going to make money dito sa YouTube. So basically, to sum up what I said, huwag kang magpapa-affect sa mga negative comments. Always be positive. Yung mindset mo talaga also, be positive. Na huwag mo yung aalahanin, huwag mo yung pansinin. So that's it for the video. I do hope you learned a thing or two sa mga tips na sinasabi ko sa inyo. Mga beginner tips kapag nagsisimula ka mag-YouTube. So kapag meron kayong mga comments, mga questions, or anything, mga thoughts nyo in this video, comment nyo down below and I will read them and I will reply to them. Thank you guys so much for watching. Please leave a like and subscribe if you haven't. If you did, thank you guys so much. Follow me on my Instagram. It is @beautifynicole. Follow me on my gaming page, it will be placed over here. And follow me on my second YouTube channel, it will be linked down below. See you guys, see you in the next video. Bye! Stay home, stay safe. Love you guys. Mwah!